kailangan tapusin natin to bago dumating si Aki Kun. Bahay, magwawalis-walis ako doon and i-update ko na rin sa inyo or ipapakita ko sa inyo kung ano yung status or ano na itsura ng ating mga halaman sa labas pag ganitong winter. And nag-start na rin ako mag-ayos-ayos or magtapon-tapon ng mga abubot sa labas ng bahay para sa pagpasok ng bagong taon is ready na tayo, wala na tayong masyadong mga dumi-duming itatapon or malinis na yung pagpasok ng bagong taon. So samahan niyo ako guys, dyan lang kayo hanggang sa pinaka-dulo ng video na to. So yan siya guys, bago tayo mag-start, nagpusod lang ako ng buhok and ngayon is masyadong malamig na kasi it's almost winter na talaga pero hindi pa naman ganun kapik yung winter pero malamig na siya. So ayan, ganyan lang yung ating susuotin, medyo nag-ano ako, makapal ako kasi nga is mas mahangin sa labas. Kung makikita nyo, ayan, tatakasan nyo sa labas. Ayan, kung makikita ninyo is, maliwanag naman siya or maaraw naman. Pero kahit sabihin mong maaraw, yan siya, kita nyo, diba? Kahit sabihin nyo kasing maaraw, pag sinabi talagang winter or taglamig is, malamig talaga siya as in nanunuot sa inyong laman-laman. So, ayan siya, kakain na muna tayo and yun. Pinakita ko muna sa inyo yung ating kaayusan. And actually guys, nakapag-start na ako kahapon pa dito sa labas. Hindi lang ako nakapag-vlog masyado gawa ng gusto ko siyang ma-focus. Yan. Gusto ko makapag-focus na maglilinis talaga. So ayan, nakikita niyo mga kadumihan. Yan. Hinang ko muna yung mga hanger. Yung mga hanger na yan is inanlawan ko para kasi 'di ba may mga alam niyo dumi-dumi galing sa labas. Tapos ayan yung aayusin natin. Ayun, di pala akong dinagdag dito sa may ating ano. Sa anting entryway. Ayan siya. Unting-unti lang. Long piraso. Ayan siya. Ito, kung naalala nyo, nilagay ko dito yung sa taas ng Christmas tree. Ayan siya. Diyan ko siya nilagay. And nakabili ako ng bagong mga gift box from Daiso. Ayan siya. Ito is nilagay ko na siya. Pero ang intention ko talaga niyan is for next year. Kasi may naiisip na akong motif for next year. O diba? Pasko pala ngayon pero may naisip na tayo for next year. Ako sa inyo yung mismong lilinisin natin. Ayan. Yan lang na may mga lilinisin natin. Yung mga dahon-dahon. Napapakita ko na yun sa mga previous vlog ko. Tulad ng sinabi ko, yung mga dahon na yan is hindi naman siya galing sa amin. Ayan na nga yung aking ano. Dustpan kasi kahapon pa yan. Dito siya galing sa may puno ng aming kapitbahay. Yan siya ngayon. Wala na siyang dahon as in. So wala na tayong lilinisin after siguro na ito. Kasi nag-ano na siya, nag-fall na siya lahat. So, ayan lang naman yung lilinisin natin and hanggang dun sa pinakalikod. Yan, sa part naman itong ating ano, gilid, yung mga halaman ko, yung mga bell pepper ko. Kung totoo, sinswerte pa nga sila kasi buhay pa sila. Yan, nagdidilaw na sila kung makikita ninyo. Kasi hindi ko siya kinoveran kasi nga, hayaan ko na lang siyang mag-dry out or yun, mamatay. Kasi nga is, hindi ko na siya ma-maintain kasi nga malamig na masyado. And mahirapan na rin yan siyang mamunga kasi malamig. And ito yung okra, tinay yung okra. Nag-stop na siya. Yung dalawa doon, yung before is, yan. Na-tegibles na talaga siya. So, ayan lang naman yung mga lilinisin natin. Yung mga ganyang dahon-dahon. Yung mga nahulog na dahon-dahon. Kita ba? So, ayan. Ne? Mission abort tayo. Nagtalokbong ako, nag-jacket ako ulit. Kasi ang lamig. Kahit maaga pa lang, guys, sobrang malamig na. Yung kamay ko, malamig na siya. Tsaka yung aking tenga. Yan yung mga hindi ko kayang tiisin kapag gantong winter. Yung tenga ko masyadong nilalamig. And yung ulo ko. So talaga kailangan kong mag-hood or mag-bonnet. Sa mga susunod na vlog makikita nyo, siguro kadalasan lagi akong naka-bonnet. Pag pumunta nga ako ng grocery store, naka-bonnet na ako kasi malamig sa may pinagbibilhan ko. Ito is para siyang trapal. Yan siya, ganyan. Pakita ko muna sa inyo ha. And yung mga sipit na hiwalay ko na siya kahapon. Kung makikita nyo, dapat white talaga siya. Oo, di ba dapat ganito yung ano niya? Color talaga niya. Pero may ganito na siya. Alam niyo yung mga
lumot. May lumot na siya. Ayan siya. So, ano ko to, iseseparate ko yung may mga lumot, yung mga hindi pa matatanggal, and yung mga sipit na may mga crack na, kasi hindi na siya magano, hindi na siya magamit talaga. Kasi di ba parang, alam mo yun, yung mga sipit kasi, or yung mga sipit ko dito, so numama ko na siya lagi, nilalagay sa labas. So, naiinitan, tas nalalamig yan, tas pang winter, di ba? Parang yung pagka-plastic niya, oh, tara yung pagka-plastic, ano siya, yung pagka-plastic niya, rumurupok. Buti pa tong sipit, yung pagka-plastic, rumurupok eh. Tapos, yun, nagka-crack siya ng kusa kapag ginanon ko na siya, yung nagka-crack siya, mamaya papatak sa inyo. So, iminay na siya, hindi na siya usable. So, tatapon ko na siya. Tapos, meron pa pala ditong gantong laruan. Yun siya. And, kahapon, nagtapon na rin ako ng mga hanger. Yung mga hanger na may mga putol na, yung mga ganun, tinapon ko na siya. Kasi, alam mo yun, anong sense na ikikip ko pa siya, hindi na siya nagagamit. Alam mo yun, wala na siyang ano, wala na siyang gamit ba? Dumadagdag lang siya dito sa may lagayan ko. And, charan, yung aking laundry basket. Yan. Ito is, okay lang naman na madumi siya kasi sa labas ko talaga ito siya ini-stay na. Pero, literal na sobrang madumi. Yan siya, guys. Kita niyo sa ilalim, mga lumot-lumot. Kasi, nauulanan, natutuyuan, tapos may mga alikabok yun. Kaya, hindi maiwasan na mga ganito. So, aanlawan ko to, ito, and to sipit. Pero, pag inalawan ko to, baka sa loob na kasi nilalamig ako dito para hot water na yung gagamitin ko. Pero, isasama ko pa rin kayo. And, currently, itong mga hanger na nakita nyo dito, ayan yung mga hanger na iniwan ko na lang na maayos. And, naanlawan ko na yan siya. So, after mamaya, titingnan ko kung sakto ba itong mga hanger na to every time na maglalaba ako. Or, baka bumili ako ng additional na ilang piraso ng hanger and sipit. So, for now is, dalhin na muna natin to dito sa may loob. Bahay ba dito kung umiinit. Hindi kasi siya nag-warm yung tubig dun sa labas kapag ginagamit mo ngayong winter. And humahangin siya, mas nalalamig yung kamay ko. And yung kamay ko kasi, hindi naman sa yung sabi mag-iinarte, di ba? Pero kasi iniwasan ko, may mga friends kasi ako na yung kamay nila kapag gantong winter nagsusugat. So, ayoko mangyari sa akin yun. Kasi syempre, pag nangyari yun sa kamay ko, mahirapan ako kumilos dito sa bahay. Tapos kapag winter, tapos pag may sugot ka, diba, parang feeling ko mas masakit siya. So it's better na mas maging safe ako, extra care tayo sa pag gamit ng kamay natin. And hindi din kasi ako sanay nung katulad ng mga ibang Pinay na napapanood ko sa vlog or mga kalala ko na gumagamit sila ng mga gloves kapag naghugas ng pinggan, yung mga ganun, naglalaba. Ako, bare hands talaga yung ginagamit ko kasi parang masanay ako or ayun yung nakasanayan ko. Ang gagawin ko na lang is mag-extra care na lang ako. Katulad nga ngayon, pag masyado nang malamig yung kamay ko, eh, nararamdaman ko ng mararamdaman yung kasi yung days, yung kapag naghugas kayo tas malamig, parang mapasok siya, parang mainit-init siya, parang gano'n ah, para sa akin na kasi bare hands lang ako. Medyo nag-stop ako, medyo i-drain ko muna or papatuyuin ko muna uli yung kamay ko tapos titimplahin ko yung water ng hindi masyadong mainit kasi nga nararamdaman ko na baka mag-ano yung kamay ko. Eh, kahit hindi siya magsugat, guys, nakakapasma kasi, di ba, yung init at lamig. So, dami pa explanation. I-drain lang natin to and labas na ulit tayo dun sa may labas. Habang pinapatuyo ko yung aking laundry basket is magdadampot na ako dito ng mga dahon-dahon. Yung mga dahon-dahon dito sa party room, medyo loob na ng bahay, is hindi mo siya pwedeng gamitan ng walis kasi nga bato-bato yung aming apakan dito. So, numama or kinakamay ko talaga siya. Pero okay lang, hindi naman kasi madumi siya. And okay lang naman din kahit madumi kasi wala naman ibang gagawa. So, ganyan yung mga dahon na kinukuha ko.
Dami, diba? Ibang part naman ito sa may parking area namin tsaka yung parang hagdanan is madali na lang siyang lilinisin kasi ano, fatag na siya or sementado na siya. And hindi naman umaabot hanggang dun sa pinakadulo. Yung mga dahon-dahon. So hanggang umaabot lang niya sa sasakyan. Habang hinihintay po na matuyo yung kaninang laundry basket kasi medyo basa-basa pa siya, dito naman sa part ng artificial Bermuda namin is nagdadampot din ako ng mga dried na leaves, yung mga ganun. And medyo basa yung Bermuda kasi umulan kahapon. So ayan, and ito, tingnan nyo naman yung ginawa na Aki ko, yung mga bato. Si Aki ko ba yung kanyang friend, si Po Chang, shout out to you, Madam Elena. Ayan, naglaro sila dito, naglagay sila ng bato. Parang ayaw ko naman tanggalin nga lang, kasi pinaglaroan ng mga bata, diba? Remembrance nila. Ayan siya, yung kaya ko lang tanggalin, tanggalin natin. Ayan siya. Pakita ko sa inyo yung mga dinadampot kong mga dahon-dahon naman or mga dumi-dumi dito sa artificial Bermuda. Sobrang maliliit lang siya na dahon and galing lang din sa mga puno ng kapitbahay. Narinig nyo guys, inabutan na tayo ng alas 12. Alas 12 ng tanghali. Kailangan tapusin natin to bago dumating si Aki ko. So ito, pakita ko sa inyo yung mga nakuha ko. Maliliit lang naman siya na mga hibla ng dahon. Pero ayan, kasi madali mo din siya makita dito sa may artificial Bermuda kasi medyo yellowish siya and yung Bermuda is color green. So tatapusin ko hanggang dun sa pinakadulo nung part na yun kasi kita ko naman. And kinakamay ko lang siya guys kasi hindi naman siya kayang walisin yung ganun. And ano naman, taw nito, hugas na lang tayo ng kamay after. Ito na guys yung ating laundry basket and ito na siya. And ito yung mga sipit na nakuha ko na sinasabi ko sa inyo marupok. Yung ganyan siya oh. Nababasag na siya ng kuso kapag inopen mo siya. So itatapon ko na siya kasi dagdag lang siya sa basura. And ito na lang yung mga natira nating hanger. Wait lang, meron pa akong colorful na hanger. Gusto ko sana talaga is color black lang lahat. Para uniform yung kulay. Pero parang nakakapanghinayang kasi itapon ko mga to. Mga before ko pa to na hanger kasi di ba? Magagamit pa siya, lalo na sa mga ito yung mga malalaking size na mga damit eh kasi makapal yung kanyang frame, so ito and ito hindi ko lang alam paano siya ayusin ng maayos, yung parang kapag kumukuha ako iso na mama ko na siya makukuha ng isa-isa kasi diba yung hanger kapag nagsama-sama nagsasabit-sabitan sila, so ayan siya, ito yung usual na ginagawa ko and yun pala yung sikit, naiwan ko pala yung sikit, wait. Ito naman yung mga sipit-sipit guys, yan. Marami pa pala akong sipit kaya baka hindi na muna ako bumili kasi sabi ko sana bibili ako sa Daiso. And lahat pa to ng lahat ng mga to na naayos ko is lahat sila is pwede pang gamitin. So ganyan lang ginagawa ko and nakaibabaw lang yung sipit kasi pag nagsasampay ako, kasi minsan masyado malakas yung hangin, pag sinampay ko yung damit, nilalagyan ko pa siya ng sipit para maipit talaga siya. Wow, sipit para maipit. So ayan siya, ganyan. And kinocover ko tong color
blue. Kasi para hindi naman masyadong direct yung dumi sa hanger kasi 'di ba? Syempre kapag isasampay mo na yung damit mo, 'di ba? May mga dumi-dumi siya para hindi siya direct. Ginaganyan ko siya. Ganyan ko siya. And dati hindi ko ito masara kasi sobrang dami. Naganyan ko siya. Pero bago naman ako magamit ng mga hanger kasi nasa labas, naanlawan ko siya ng tubig para kasi 'di ba bagong labay yung damit mo tapos i-hanger mo dun sa na alikabukan. So ayan siya. So tapos na tayo. So ayan siya. And kung pansin niyo nakaupo ako dito kasi malinis naman na siya and hindi pala basa yung Bermuda. Kala ko kanina basa, malamig lang pala siya. So I'll be ending my vlog for today. I hope na nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin sa paglinis dito sa labas ng bahay and sa pag-update sa aking mga tanim ngayong winter. Mapapansin niyo meron pa sa ilalim itong mga nasa ilalim, isa ayusin ko pa. Ganun kasi dito guys sa Japan, every or parang nakagawian na bago sumapit yung bagong taon, yung mga ganun, naglilinis talaga as in mga linis-linis. Ako naman, hindi ko naman siya ginagawa dahil ayun yung nakagawian. Kumbaga kasi, pag time din ng mag-New Year, marami ding mga holidays or marami ding mga yasumi. So, nakasanayan ko na siya mas marami yung oras na pwede ako maglinis kasi nandyan si Papa Nox na titingin kay Aki Kun. Pero it's better na mas maaga pa lang is makapag-prepare na ako or makapag-linis na ako para hindi na maapektuhan yung aming holidays para kung gusto namin umalis or gusto lang namin mag-lazy day is magawa namin. So that's it guys for today's vlog. I hope na nag-enjoy kayo and kung nag-enjoy kayo, please don't forget to like this button at to like this video, comment down below and I hope na makita ko kayo sa mga susunod ko pang vlogs. And don't forget to share with your friends and sa inyong social media accounts. Salamat!